ikakabit na natin guys yung ano, yung fluid filter. So yung sabi ko kanina, kailangan yung mga gasket na yan, hindi yan natatanggal. Okay, pag natanggal yan guys at nakabit nyo na hindi nyo namalayan, automatic yan, maglo-low power na yan. Hindi na magda-drive gear yan, hindi na mag-shift talaga yan, totally. So ingatan nyo talaga yung mga gasket na yan, especially mga o-ring. Okay, sa tulad ng Ford, yung mga o-ring yan guys. So kailangan nyo matanggal yun. Kasi pag hindi nyo na-address yun, masakit talaga sa ulo. Iiyak-iyak talaga kayo. Okay? So at least mga basic pointers lang yun. Sige, ikabit ko muna tapos balik ako pag nakakabit ko na. Okay? Sige. Okay, so magkakabit kayo nito, tingnan nyo mabuti yung tinanggal nyo ng mga bolt. Pag mahaba, dapat mahaba yan ha. Tapos pag maiksi naman, tulad ito, maiksi, dapat maiksi siya. Kung maaari, markingan nyo. Pag hindi nyo na markingan yan, nagkamali kayo ng kabit. Akala nyo naka-fix na, yung problema pala may ukang dito, yung level niya dito. So yung pressure, hindi niya na may higop dito. So automatic yung higop niya nasa taas na. So automatic yun, walang ano yun, walang takbo yun. Kaya magugulat ka, walang atak na tuloy. Nung nakaraan, umandar, ngayon hindi na tumakbo. Ibig sabihin may mali yung pagkakabit mo ng oil filter, fluid filter, sorry. So kailangan naka-fix talaga yun guys. Yung bolt niya, ito mahaba tong dalawang to, dapat dyan siya, kasi kung dito mo makabit, ito dito, so magkakaproblema ka talaga. So may iba niya, minamarkingan nila yan. Pero pag mga biyasa na, alam na yan, sa hawak pala ng bolt, kabisado na nila yan. Okay, so sige, balik ako guys pag nakabit ko na yan.